umaga, magandang Lunes. Happy new week sa ating lahat. Habang inaantay natin na makita ng mga iba nating kasama ang ating live feed. Magsimula po tayo ng mga 1 or 2 minutes. So ito nga po, gaya ng sabi ko last week, ito po ay gagawin ko tuwing Lunes ng umaga para po sa mga general updates and announcements natin. So, para hindi po masyado mahaba, yung mga highlights lang o yung mga pinakamahalagang malaman natin, yun lang po yung i-discuss ko sa inyo. Yung iba naman, pwede niyong tutukan yung Pasig Public Information Office para po sa mga updates na mas current, mas updated. So, general announcements po muna, tapos sa bandang dulo o sa latter half ng Facebook Live na ito, sinusubukan din natin sa YouTube Live. First time sinusubukan ko po sa YouTube Live, sabay ko pong ginagawa. Kasi may mga kasama po tayo na walang Facebook, pwede na lang panoorin sa YouTube. Nakikita ko yung sarili ko sa video, ano, na napaisip tuloy ako. Parang last Monday, ito rin yata yung suot ko. Tama ba? Parang ito nga, ano? Okay, hindi ko sinadya yun, pero siguro next week, ito na rin suotin ko. Okay, so pwede na po tayo magsimula. Good morning ulit sa inyong lahat. Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. I hope you are all feeling strong and healthy. Hindi po madali yung pinagdaraanan natin bilang isang lungsod. Pero kakayanin po natin ito. Wala tayong choice. Kakayanin po natin ito. Our healthcare system, yung mga ospital natin, alam naman po ninyo yung sitwasyon. Kung merong kayong naitawag na medyo malala na yung sintomas, alam niyo kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon. May pagkakataon na talagang hindi po napapasok kaagad sa ospital kasi punong-puno. Siyempre yung mga ospital, lalo na let's say moderate pa lang yung sintomas, alam naman nila na hindi na nila kaya i-handle yung kaso, minsan talagang tinatanggihan nila yung pasyente. Hindi dahil gusto nilang tanggihan, kundi hindi na talaga kaya ng staff ng ospital. Hindi pa nga yung pasilidad eh, kasi nakita natin minsan ang mga pasyente hindi mabigyan ng kwarto, pero pag critical, tinatanggap naman ng mga ospital yan. Pero minsan nahihirapan na talaga. Kaya nga po, tapos lalo na ngayon, no, sa panahon ng COVID, meron pa tayong karagdagang limitasyon. Nagka-quarantine din yung mga healthcare staff natin. Kapag may exposure sila sa kaso o may positive sa kanila. So, ito po, karagdagang limitasyon, karagdagang problema o challenge para sa mga healthcare staff natin. Kung may kakilala po kayong healthcare staff, magpasalamat po kayo sa kanila. Dahil hindi po talaga biro yung ginagawa nila at yung paglilingkod nila sa atin sa mga ospital. Pati na rin yung mga health centers. Pero alam natin yung ospital. Kaya nga po yung PCGH, napilitan tayong isara yung emergency room ng ilan araw. Ngayon po, may mga inaayos tayo doon para mas maging especially administratively, no, marami tayong inaayos sa PCGH ngayon at tinututukan natin yung PCGH para mas maging maayos ang operations niya. At yun nga po, napilitan tayong temporary closure ng emergency room ng PCGH dahil dumating sa punto na hindi na talaga nila kaya. Hindi naman sa gusto nila magpahinga eh. Ang mga doktor natin, kung pwede, 24/7 magtatrabaho yan. Yung mga nurse natin, ganun din. Yung mga iba pa nating health workers,
ganun din sila. Pero siyempre tao lang din yan. At grabe talaga yung ginagawa nila. At ayaw naman natin dumating sa punto na maubusan tayo ng health workers. Kailangan alagaan natin sila. At kung ano yung naging pagkukulang o pwede pa nating ayusin sa sistema para masuportahan natin yung mga healthcare workers natin katulad ng sa PCGH, ginagawa at gagawin natin yan. Okay, gaya po ng alam ng lahat sa atin na sa general community quarantine tayo base sa announcement ni President Duterte, nasa GCQ po tayong lahat. Ano pong ibig sabihin? Ang travel natin, essential travel pa rin po. Yun lang po ang dahilan kung ba't tayo pwede lumabas ng bahay. Huwag po tayo lalabas ng bahay kung pupunta lang tayo sa party o birthday ng kaibigan. Huwag po muna. Every time we avoid a close contact, we might be saving a life. Hindi natin masasabi. Every close contact, hindi natin alam, baka carrier pala tayo, hindi natin alam, baka may makakasalamuha tayong carrier ng COVID-19. Every close contact na maiwasan natin, maaring 100 cases yung maiwasan natin. Maaring 1,000 cases yung ano natin. Hindi natin masasabi. Hindi natin masasabi. At, sorry, may kinuha lang ako. At kaya may responsibilidad po tayong lahat na umiwas sa close contacts. Kung kailangan lumabas, huwag tayong magsawa. Sana hindi po tayong magsawa. Paulit-ulit nating sinasabi. Pero yung mask wearing, social distancing at pag indoors, magsuot na rin po tayo ng face shield. Sa pampublikong transportasyon, requirement po ngayon yung face shield. Sa mga nagbibisikleta, may mga nahuli yata nung una, pero huwag kayong mag-alala, hindi po required ang face shield sa nagbibisikleta. Bakit ho? Parang delikado naman. Baka mamaya, hindi nyo makita ng maayos yung dinadaanan ninyo. Hindi nyo makita ng maayos yung kalsada. Malubak kayo, hindi nyo mapansin dahil naka-face shield kayo. So, sa mga siklista natin, inuulit ko po, hindi requirement yon. Pero sa pampublikong transportasyon, kung sasakay po kayo ng bus, dapat nakasuot po kayo ng face shield. So yan po ang konting paglilinaw lang. Sa mga establishmento natin, katulad po ng mga restaurant, hanggang 30% ng kapasidad pwede sila mag-operate. Kung ako lang po, ang payo ko sa inyo, kung kaya, mag-take out na lang po kayo. Mas safe. Dahil yung droplets po mula sa COVID, ang isang tao na kumakain at meron siyang COVID, kahit isang beses lang, medyo naubulong siya, yung droplets niyan maaaring manatili sa lugar na yon, sa restaurant na yon, kahit na lumabas na po siya ng kainan at ikaw naman yung umupo sa upuan niya, maaaring mahawaan pa rin kayo. Talagang nakatakot itong COVID dahil po sa ganun. Kaya kung maaari, umiwas na lang po muna tayo sa pag-dine-in. Pero pinapayagan pa rin sila dahil maaaring yung ibang upper natin, maaaring yung ibang mga nagtatrabaho, let's say, sa call center o ano, kailangan nila kumain sa labas, hindi na sila mahirap kung uuwi pa sila o baka let's say, lunch break lang, okay lang naman po yun. No? Again, iwasan, pero kung hindi talaga pwedeng iwasan, okay lang, hanggang 30% ng kapasidad ng isang restaurant o kainan, pinapayagan pong mag-operate. Bawal lang pong umupo na magkatabi o magkatapat. You cannot sit in front or beside each other. Okay ho, sana malinaw po yun. At yung mga tables natin dapat, yung occupiable tables, yung pwedeng upuan na mesa. Well, hindi ka uupo sa mesa, upo ka sa upuan. Pero 3 meters apart dapat yung mga mesa. Ayan. So, kung may nakita kayong violations,
please, i-report ninyo sa ugnayan sa Pasig o sa city administrator natin para masuspindi natin yung mga violating na establishments, mga establishmentong matitigas ang ulo. Okay, paki-report po sa atin yan. So yan po yung sa dine-in, bawal magkatabi, bawal magkatapat, 3 meters apart yung mesa at 30% lang ng seating capacity ang pwedeng punuin ng management. Pagdating naman po sa palengke, bukas po ang palengke, ngayon po, ngayong Lunes bukas siya, pero next Monday papalitan natin yung barangay coding scheme ng Pasig Mega Market. Ito pong susunod kong sasabihin para lang po sa Pasig Mega Market. Nililimitahan pa rin natin yung maaaring pumasok sa market dahil kung hindi talagang napakaraming tao dyan at iba't ibang barangay. Kaya po tayo may barangay coding scheme. Mabawasan man lang kahit sa kalahati yung close contacts natin mula sa iba't ibang barangay. Ano, yung para mabawasan po yung cross contamination natin between barangays. Mula Martes, simula bukas, 15 barangays na po per day ang pwedeng pumasok ng market. Nakapaskil po sa labas ng market at sa loob ng market yung bagong barangay coding schedule. Nasa PIO page po yan mamayang hapon. Nawalan ako ng boses. Nakapost po yan sa PIO page. Mamaya ipopost ko rin. Mamayang hapon ipopost ko rin yung bagong barangay coding schedule for Pasig Mega Market only. Ang dahilan po kung bakit, kasi halimbawa po grocery sa isang halimbawa malapit sa amin may SM Hypermarket. Yung mga pumupunta doon more or less doon lang sa area na yun eh, o dapat taga doon lang sa area na yun. Pero ang palengke natin, ang Mega Market, hindi lang all 30 barangays ng Pasig ang bumibisita doon, pati mga taga ibang LGU pumupunta sa Mega Market. Kaya sa ngayon, kailangan Pasig resident, maliban doon sa nagaangkat, pinapayagan po sila 3 to 7 AM. Yun pa rin, ganun pa rin. Ano? Pero, and per GCQ, unfair naman sa mga market vendor natin. Bakit yung mga ibang establishmento pwede mag-operate ng ganito? Marami na silang customer. Unfair naman sa mga market vendor natin dahil ngayong GCQ na, dinadagdagan natin yung number of barangays na pwedeng pumasok sa isang araw. Bali, bawat barangay pwede nang pumasok ng market hanggang 3 times a week. Huwag nating araw-arawin, ha? Pero yung option natin, either PTHS or WF Sunday. So, Tuesday, Thursday, Saturday, or Wednesday, Friday, Sunday. Monday ang rest day ng palengke simula next Monday. So ngayon bukas pa siya, pero sa susunod na Lunes ano na ho yun? Implemented na yung barangay coding natin. Na hindi ko po nababasa lahat ng comments at wala po akong staff ngayong umaga, ibig sabihin wala po akong kasama ngayon dito sa office ko. Kaya hindi ko po nababasa lahat ng comments, pero nakikita ko po, bago po ako pumunta sa mga announcements para sa mga empleyado, nakikita ko po na may mga tanong tungkol sa DSWD SAP Batch 2. Hindi ko po masasagot kung kailan, dahil hindi naman po, sabi nila, hindi na yan dadaan sa LG. Hindi ko po sigurado kung paano yan. Ano? So, hindi ko po masasagot yung tanong na yun. Para po sa mga nag-apply ng tapat, nagkaroon ng konting aberya dahil sa MECQ, nag-skeleton workforce yung team natin, and then yung partner natin na Paymaya, pinoprocess naman nila, ano, pero syempre may mga proseso yan. No? So yung mga nag-apply at nag-grant ng tapat, loan, yung balik trabaho, balik negosyo, bagong negosyo, malapit na po yung release niyan. E-payment kasi yung gusto natin gawin. So, pagpasensyahan nyo na po kung na-delay ng konti. Importante, makakarating po yan.
At siguro sakto lang yung dating niyan kung kailan kailangan na ninyo yung puhunan para makapag-negosyo kayo, para makapag-hanap kayo ng trabaho. So, ayan po. Supposed to be, kaya na natin siyang i-release this week. Ano? So, abangan nyo na lang yung mga update natin tungkol dyan sa PIO page at sa page ko. Kasi, yun nga po, inuulit ko po, ano, nagkakonting delay dahil nag-MECQ. Hindi naman po, nung dinisenyo natin yung programa sa tapat, hindi naman natin alam na magkakaroon ng MECQ ulit. So, and then, bumalik tayo sa skeleton workforce. And then, pinaproseso pa yan ng PayMaya dahil gusto nga po natin e-payment. So, yung mga nag-apply ng tapat, yung mga hindi po nag-grant, eh, hindi po kayong mabibigyan. Eh, syempre, needless to say naman po yata yun. Ano? Pero, expect po ninyo, pag nag-grant kayo, dapat may nag-text sa inyo. Kung medyo may delay dun sa mga pag-text, dahil nga po nag-skeleton workforce, ipapaalala ko na lang po yan sa kanila. Hello sa mga... Yan, sa mga nanonood, pati po sa mga empleyado natin, ganyan po yung susunod. Pero last announcement, bago po ako pumunta sa ano natin. Ay, hindi, sorry, dalawa pa. Pagdating naman po sa testing, inaamin po namin, inaamin ko po, na medyo nagkaroon tayo ng mga backlog sa testing itong nakaraang mga linggo. Dalawa po kasi yung main kung saan tayo nagte-test, ano, kung saan pinaprocess yung test results natin. Una ho, yung sa Medical City, may panahon din na nag-quarantine yung mga staff nila. May panahon na medyo may mga inayos lang tayo sa sistema o sa proseso natin. Nagkaroon tayo ng delays doon. May time na umabot ng 2 weeks yung results galing sa Medical City. Hindi ko po sila sinisisi. Huwag kayong magkamali. Hindi ko sila sinisisi at naiintindihan ko po kung bakit nagkaroon ng delays. Pinapaalam ko lang po sa inyo kasi baka yung iba nagtataka. Ba't ganun? Ba't ang tagal bago ko nakuha yung results ko? O bago ako napuntahan para may mag-swab sa akin, close contact ako. Yun po yung una, Medical City. Boses. Pangalawa ho, yung sa mega swabbing, yung sa national. Kaso yun po, medyo siguro may limitasyon din sila kung ilan po yung pwedeng ibigay sa atin na tests. Hindi naman din natin sila masisi kung yun talaga yung kaya nila ibigay. Kaya nga po, pinipilit natin at nagtatrabaho tayo para mabuksan na yung Pasig City Molecular Lab. Ngayon, bakit hindi pa siya nabubuksan? Hindi ba dapat ilan weeks ago na yun nabuksan? Opo, yung machines ready na. Yung kwarto, yung laboratorio mismo, ready na po yan. Ano ho yung nagiging problema? Again, hindi po tayo naninisi ha. Kailangan lang natin sabihin para alam po ninyo kung ano yung inaantay natin. At hindi kayo mag-expect na hindi pa pala pwede. Kaya tayo nagkaka-delay sa pagbubukas ng lab dahil yung required training ng DOH, ito po, DOH required training, hindi po tayo pwede mamili kung saan sila magte-train. Ang DOH po yung nagsasabi sa atin na, o kayo, dito kayo sa RITM. Eh, problema, hindi tayo nakakuha ng schedule. August 24 po yata ngayon. August 24. Ngayon po, today, yung last batch ng training natin, nabigyan naman po tayo ng schedule. Ngayong araw po, siguro nandun na po sila sa RITM ngayon o papunta na sila, yung mga medtech natin. Once mapasa nila yung training course na yun, pwede na natin buksan yung PCR lab natin. Yung first batch naman nung nag-training, sa UP na sila nag-training kasi nga nagka-problema yung RITM, may mga staff sila na nag-quarantine. Ayan po, hindi nila kasalanan yun. Eh, kung talagang kailangan mag-quarantine ng staff nila, kailangan nila gawin yun. Yun nga lang, ang epekto nun sa atin, na-delay yung pagbukas natin ng PCR lab. Pero, pagbukas naman po ng PCR lab na yun, sigurado makahabol tayo kagad dun sa backlog natin at may expand pa natin lalo yung testing natin. So, humihingi po ako ng inyong pasensya. Humihingi po ako ng pasensya nyo
hindi po natin ginusto at out of our control, ika nga, yung mga delays na nangyari sa expanded testing natin, sa pagbubukas ng processing ng PCR testing sa ating Pasig City Molecular Lab. So sana maunawaan po ng bawat isa sa atin, opo, talagang nagka-delay sa testing, but the reasons were really beyond our control. So ayan po yung sa testing. At yung last announcement natin for general updates bago ako pumunta sa updates for employees. So para sa mga employees, pwede niyo pong sabihan yung mga kasamahan ninyo, office mates ninyo, for LGN employees po ito, nasa mga 22 or 23 minute mark yung simula, 23 minute mark na lang yung simula ng mga announcement natin para sa mga empleyado. Yung first 23 minutes, yan po yung general updates natin para sa ating mga mamamayan ng Pasig. Ito po, yung last announcement, yung sa ating centralized quarantine facility. Sa kasalukuyan ay meron tayong mild or asymptomatic patients positive sa COVID, excluding close contacts, nasa mga 213 ang ating naka-admit sa Rizal High School centralized quarantine facility. Meron pa tayong bakante, siguro mga 10 to 20 beds ang bakante natin. Bakit ho ganun na lang yung bakante? Dahil po kulang tayo ng healthcare workers. Actually may beds pa tayo, may available pa tayo na building, may available pa tayo na kwarto, may available pa tayo na kama, may available pa tayong espasyo. Kaso hindi naman po pwede magbukas tayo ng bagong building sa Rizal High School tapos kulang yung staff. Pag nandun po sa Rizal High School ang isang pasyente, talagang inaalagaan natin yan. Kahit tanungin ninyo yung mga graduate ng Rizal High School na centralized quarantine facility, ibig ko sabihin, talagang binibigyan natin yan ng meals, binibigyan natin yan ng chine-check up yan araw-araw o higit pa sa araw-araw, binibigyan yan ng vitamins. Meron pa tayong mga activities para malibang sila, katulad ng pa-bingo, minsan may movie night. We do everything we can to take care of them. And may exercise yan, may pa-zumba. So, kailangan natin ng karagdagang healthcare workers. So, kung ikaw po ay isang healthcare worker, nananawagan po ako, kung ikaw po ay isang healthcare worker, maaring naghahanap ka ng trabaho, maaring gusto mong tumulong, maaring doktor ka na may private clinic, gusto mong tumulong sa centralized quarantine facility namin, maaring nurse ka na sa ngayon ay walang trabaho, please apply. So may sweldo po yan. Actually, mas malaki nga yung sweldo ng mga contract of service natin kumpara dun sa regular. Sana wag po magtampo yung mga regular natin. Pero kailangan natin gawin to. Hindi tayo makakakuha ng mga healthcare workers kung hindi po natin gagawin yung contract of service arrangement. Arawan po yung sweldo nila based sa day's work. Ngayon po, ano, sa sana mag-apply po, Pasig COVID TF at gmail.com. Inuulit ko po, Pasig COVID TF, one word po yan, at gmail.com. Please apply. Medtechs, kailangan din po natin para pagbukas ng Pasig City Molecular Laboratory, maraming po tayong matetest araw-araw. Nurses, kailangan natin. Kahit underboard, okay lang po. Pwede po yun. Magagamit po namin kayo at makakatulong po kayo na malaki sa mga nasa centralized quarantine facility natin o baka sa ospital. Mga doktor, mga intern o ano, GP, kailangan po natin, mga specialist, lahat po pwede mag-apply. I-screen naman yan ng City Health Department natin. Sa ngayon, kumukuha na tayo kahit hindi taga-Pasig. Of course, kung let's say dalawang aplikante, isa lang yung pwede natin kunin, kukunin natin yung taga-Pasig. Pero sa ngayon, hindi na tayo choosy. Kahit po taga-ibang alam ko, problema po ito ng mga LGU at ng national na pamahalaan.
Pero mag-apply lang po kayo kung gusto niyo pong dito magtrabaho bilang health worker ng Pasig. Open po kami sa mga applications. Please apply. So ayan ho. Ngayon, para naman po sa mga empleyado, yung mga para po sa mga empleyado ng LGU, mga kawani ng ating pamahalaan, may mga nagtatanong, una, nasa skeleton workforce pa rin po tayo. Yung mga office na kaya mag 2 weeks on, 2 weeks off, actually 15 days on, 15 days off, gawin po ninyo. Yung department head or office head na ninyo ang magsasabi kung paano gagawin para walang overlap at parang may automatic quarantine na tayo. Dahil under DOH protocols, pag 2 weeks kang asymptomatic o mild, naka-quarantine ka ng 2 weeks, cleared ka na. Yun yung DOH protocol. So, pag gano'n naman, lalo na kung may sintomas, iti-test naman namin kayo. Yun nga po, nagka-backlog lang tayo sa testing. Nabanggit, na-explain ko po yan kanina. Pero 15 days on, 15 days off. Ngayon, may mga opisina na hindi talaga pwedeng gawin yun. Halimbawa po, ang health-related offices natin, hindi naman nila kaya mag 2 weeks on, 2 weeks off. Pero para dun sa mga opisina na kayang mag 2 weeks on, 2 weeks off, yan po ang working arrangement natin. Kung hindi po kaya, dun pa rin tayo sa 3 times a week na pasok. And then, yung mga nagtatanong po, yung mga HR vacancies natin, generally speaking, naka-freeze hiring po tayo. Explain ko lang po kung bakit. Hindi po applicable sa health dahil nasa health crisis po tayo, hindi tayo pwede mag-freeze hiring sa health. Tuloy-tuloy po yung hiring natin sa health, pasigcovidtf@gmail.com para po sa mga nag-a-apply. Pero para po sa mga regular, let's say may vacancies sa ibang departamento, let's say sa city administrator's office may bakante sa ngayon, o sa peso may bakante, naka-freeze hiring na tayo sa ngayon. Bakit ho? Dahil baka lumagpas po tayo sa susunod na taon dun sa PS cap natin. Bakit ho? Ngayon po, nasa 12 billion ang budget ng Pasig for 2020. Pero dahil wala po tayong koleksyon, napakababa po ng koleksyon ng mga business taxes natin, lalo na next year, bababa po talaga ang budget ng mga LGU. Hindi po exempted ang Pasig dyan. So kung bumaba, kung 12 billion po, bumaba po sa 10 billion ang budget, ibig sabihin yung 45% PS cap natin, nasa 4.5 billion pesos na lang. So hindi po tayo pwede hire ng hire kasi lalagpas po tayo dun sa 45% na PS cap. Pero para po sa mga nag-a-apply ng permanent, yung mga casual job order natin, alam nyo po, yung puso ko, permanent kayo. Kung kaya po lahat, gagawin natin. Pero syempre, by face natin gagawin dahil sobrang dami po. Nung naupo ako, libo-libo talaga, 90% ng mga empleyado natin, contractual. Ilang daan na rin po yung nare-regularize natin at hindi po tayo titigil. Of course, mas matagal kasi yung HR natin, nag-skeleton din yan, nag-skeleton workforce din sila. Meron silang mga pinaprioritize. Let's say, yung COVID hazard pay, ang hirap talaga i-process niyan. So, may mga delays tayo sa pag-permanent. Pero yung 20 years, tapos na naman tayo. May naiwan na lang na iilan. Pero, yun, actually, well, ang sama gamitin yung word na kasalanan. No? Pero sa totoo, kasalanan na nila yun kasi hindi nila na-submit yung requirements kaagad. Pero lahat ng nag-apply na 20 years pataas, na permanent na natin yun. Ngayon po, ang tinatrabaho natin, yung 15 years pataas, ipapermanent na rin natin. Nagsimula na po tayo, pero uubusin natin yan. Lahat ng 15 years pataas na nagtatrabaho sa City Hall, ipapermanent. Deserve nyo yan. At may delays man dahil sa COVID, yun nga po, dahil may skeleton workforce yung HR, etc., etc. Tatapusin natin yan. Basta umuusad tayo, okay lang. May delay man, hindi natin maiiwasan. Nasa health crisis tayo. Nasa gitna tayo ng pandemya. Nasa public health emergency tayo. Pero basta umuusad. Ganun din naman sa mga ibang programa at proyekto ng pamahalaan. Basta one step at a time, paabante tayo at hindi pa atras. Hayaan na natin kung may konting delay. Basta steady,
but sure, slowly but surely, umuusad tayo, paabante ang direction natin. So, ayan po. At kasama na dyan, yung mga salary adjustments, yung nurses, ang actually medyo malaking salary adjustment na parating, yung dahil sa salary standardization law natin, adjustment, i-retroact natin mula Enero. Yan, good news para sa ating mga empleyado. Yung mga ibang concern ninyo, pinapaalala ko lang po sa inyo, idaan nyo sa tamang proseso, yung mga nag-rant sa Facebook, naintindihan ko naman po kayo, talagang minsan may problema, minsan may conflict talaga kahit sa loob ng departamento. Pero ang payo ko po sa inyo, itaan muna natin sa tamang proseso. Kaya nga po natin tinatag yung ugnayan sa Pasig, yung tawag dito, yung City Administrator's Office, bukas din po yan para, ano, yung Mayor's Office, pwede niyong sulatan. Mas maganda, in writing, sulat niyo kung may reklamo, may kailangan tayo improve. Sulat niyo. Hindi naman hindi ko sinasabi na lahat mapagbibigyan. Pero, lahat pakikinggan at pag nakita natin na ma-actionan at pwedeng actionan, gagawin po natin yan. At nakita nyo naman, marami tayo. Yung sa COVID hazard pay na lang, pinakamagandang example. Ang dami natin ginawang adjustments dahil sa mga nakikita ninyong kailangan ayusin dun sa, o nakita ninyong kailangan ayusin dun sa COVID hazard pay. At ngayon, may iilan na lang na naiwan, kailangan makipag-ugnayan po kayo sa HR. Okay? So, ayun ho. May nakalimutan pa po ba ako? Tinitingnan ko po yung mga comments. Subukan ko pong basahin na medyo marami po yung comments. Hindi ko mababasa lahat. Good morning sa lahat ng mga bumabati. Tapos na po tayo. Naghahanap na lang po ako ng mga questions. So again, bukod sa health at sa mga talagang urgent or ASAP na kailangan i-fill up, freeze hiring po muna tayo dahil lalagpas tayo sa PS Cup next year dahil sa mas mababang budget, aabot tayo sa 45% niyan. Yung scholarship sa private schools, yan may nagtatanong ho. Nakikipag-ugnayan tayo sa kasalukuyan, sa PAPRISA at sa mga ibang private schools natin. Kinukuha lang natin. Ngayon, siguro by today, sasubmit sa atin ng DepEd Division ng Pasig yung listahan ng mga schools at enrollment rate nila last year at this year para fair po yung maging distribution natin sa mga private schools nung 3,000 slots na scholarship. So, yung 3,000, actually, medyo malaking pondo na rin yun. Ano? Nasa, let's say, maka 50-60 million pesos din yan. If front load na natin para buong semester's allowance makuha na nila, makabili sila ng gadget o kung kailangan nila sa school at medyo gipit sila, hindi sila makabili, pwede pang bilhin or pandagdag sa tuition. So sila na po bahala kung saan nila gagastusin yun. Kailangan lang naka-enroll talaga. Hindi pwedeng before enrollment, kailangan mag-enroll muna. Hindi, paano natin babantayan kung mag-enroll talaga? Hindi na natin mahahabol yun. So yan po. Yan, yung sa tapat, pa-rewind na lang, nabanggit ko na kanina. Thank you sa mga mababait na nagko-comment, sa mga encouragement ninyo. Yung mga JO na nanonood, basta magandang performance, makakasual din naman kayo. O baka nga permanent pa, depende. Makipag-ugnayan lang po yung departamento ninyo sa HR department natin. Alam mo yung mahusay talaga yung HR department natin. Nagka-problema man sa mga ilang benepisyo, lalo na yung mga bago, hindi bago empleyado, bagong benepisyo, gaya nga nung COVID hazard pay, mahusay ang HR natin. So, shout out sa ating HR department. Salamat sa trabaho ninyo. Yung nagtatanong po ulit tungkol sa DSWD SAP, hindi ko po kayang sagutin sa ngayon yung tanong. Ipa-follow up na lang po namin sa DSWD para sa inyo. Hanggang doon lang po yung kaya kong i-commit sa inyo dahil hindi po yan pondo ng LGU at hindi ko rin po kayang diktahin kung ano yung magiging proseso niyan. Yung sa supplemental SAP, kung mapapansin ninyo, halos walang comment tungkol sa supplemental SAP natin dahil more than 99%. Huling chinek ko, nasa 99.8% ay nabigyan na ng supplemental SAP dun sa mga hindi kasama dun sa listahan ng DSWD SAP. So, ayun po, ano, muli po yung sa market, Pasig Mega Market,
simula bukas yung bagong scheme, check na lang po natin ang PIO page. Oops, parang may nakita akong tanong na dapat sagutin. Ako, nawala na. Sorry, ang bilis nag-scroll up. Minsan, hindi ko nahabol. Paalala sa mga employers, kung kailangan po i-test yung mga empleyado ninyo, magkusa na rin kayo. Dapat kayong na magbayad ng test nila kung walang available. Or kung, let's say, hindi kasama sa protocol natin, or hindi matetest ng city o ng national, kayo na po magpa-test. Mas marami naman kayong pera kaysa sa empleyado. Kayo na po, dapat sagot nyo na yun. Huwag nyo naman i-require yung empleyado ninyo na hindi naman talaga sila required. Tapos, pag iniklaya namin, sasabihin pa ninyo na, dapat PCR. Ayaw nyo naman na maglabas ng pera. Hindi pwede yun. Kung nire-require nyo sila mag-PCR, kayo magbayad. Kayo mga employer. Dahil kayo, kahit, alam ko mahirap ang negosyo ngayon. Pero kung kayo nahihirapan, ano pa kaya yung mga ordinaryong empleyado at manggagawa? Mas nahihirapan po sila. Kaya, pakiusap sa mga employer natin. Kayo po ang magbayad ng testing kung na-require. Kasi yung free testing natin, yun po sa ICLEA, 300 a day ina-accommodate natin. Pero alam natin, higit sa 300 a day yung nag-a-apply for ICLEA testing. Accurate naman po yung ICLEA, hindi po siya perfecto, lalo na pag bagong infection. Pero maganda naman po yun. Maganda naman yung reviews sa medical community at mga eksperto sa ICLEA, mataas ang specificity at sensitivity niya. Pero sa ngayon, 300 a day lang, Monday to Friday, that's 1,500 tests per week. Ito po yung outside dun sa close contacts or with symptoms. By this week, i-announce kami bagong reservation system para mas maayos at masiguro nating first come first serve na walang human error yung sistema. 300 per day, 1,500 per week ang kaya natin i-test. Ibig sabihin sa isang buwan, nasa mga 6,000 yan. Kulang pa rin yun at hindi natin kaya i-test lahat ng employee na nagtatrabaho sa Pasig o Pasigueño na nagtatrabaho sa ibang lugar. Hindi talaga natin kaya, yun po yung realidad. Kaya muli po, sa mga employer, kung kailangan po at nirequire niyong i-test yung mga empleyado ninyo, maglabas po kayo ng pera. Kausapin niyo po yung mga private lab natin around the city. Marami naman pong private lab sa ngayon. So, yan po ang pakiusap ko sa inyo. Yung mga may sintomas, alam ko po yung iba, nabanggit ko na rin kanina pero ulitin ko lang po, dito na po ako magwawakas sa aking Facebook Live, YouTube Live. Ang hotline po natin, kalimutan nyo na po yung mga hotline na cellphone number kung pwede kasi ang hirap po laging nagbibusy o naka-call waiting, ang hirap po pag cellphone. Kaya sa hotline na po, sa trunk line na po kayo tumawag, ito po yung 8643-0000. Inuulit ko po, 8643-0000. Dito po kayo tumawag. Kung smart token text po kayo or PLDT, libre po yan. Libre po yung 8643-0000. Huwag nating abusuhin. O talagang hindi naman importante o hindi, minsan may prank call pa rin. Pero dito po tayo tumawag. So kung may smart or token text number po kayo, kahit wala po kayong load, pwede po kayong tumawag sa 8643-0000. Nasubukan na po namin yan. Gumamit kami ng number na walang load. Pwede po kayong tumawag doon sa 8643-0000. Yung cellphone, pwede nyo pa rin subukan, pero ang hirap kasi ng cellphone, isa-isa lang yung kaya niyang ma-accommodate. Ano? So kung meron na po sa, ano, meron na pong kausap yung nasa cellphone, baka nagko-call waiting yan o baka busy, syempre, ma-frustrate kayo. Ba't hindi sumasagot? Pero ang totoo, kasi naka-call waiting siya. So, hanggat maaari, dun po kayo tumawag sa 8643-0000. We will do our best
na ma-contact trace kayo, ma-test kung may sintomas. Yung commitment naman namin sa inyo, basta may sintomas, isi-screen ng doktor, ite-test natin. Kung may mga delay man sa mga dahilan na nabanggit ko na kanina, ipagpaumanhin ninyo, pasensya po. At we are doing the best that we can. We are increasing the healthcare system's capacity. Yung inaantay natin para mabuksan yung laboratory natin para sa PCR. Eh, kaya bukas na yan. Ano? Pero yung para sa PCR, na-explain ko na rin po kanina yan, yung mga bagong dating, pwede nyo pong i-rewind at panoorin po yung mga explanation natin. Pero yan po, these are very difficult times for everyone. Nasa pamahalaan ka man, o manggagawa kayo, o employer, empleyado, kahit nasa bahay ka lang, these are difficult times for everyone. At kailangan po tayo lahat ay mag-step up beyond dun sa hinihingi sa atin. So sana po ay makiisa tayo sa ating pamahalaan, makiisa po tayo, magkaisa po ang bawat isang Pasigueño, ang bawat isang Pilipino laban po sa COVID-19. Magkaisa po tayo, gawin natin yung mga laging pinapaalala sa atin ng DOH at ng lokal na pamahalaan. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong mapagod sa pag-iingat. God bless po sa inyong lahat. Basta't nagkakaisa tayo, malalagpasan din po natin ang crisis na ito. God bless po. Ingat po kayo parate. I hope to see you all soon.